Magandang araw mga bata! Ako si Teacher Jian, ang guro nyo sa MAPE. Ngayon, ang ating pag-aaralan ay ang Arts. Tayo ngayon ay nasa ikatlong markahan ng unang linggo. Ang ating paksang aralin sa araw na ito ay tungkol sa pagtatatak o pagguwit. Pagkatapos ng araling ito, ikaw ay inaasahang natutukoy ang pagkakaiba ng imprinta o larawang itinatak sa larawang iginuwit o ipininta. Nalalaman ang iba't ibang paraan ng paglika ng larawan at pati na ang mga kasangkamang ginamit dito. Gusto mo bang makalika ng isang larawan? Ano-ano ang mga bagay na ginagamit upang makalika nito? Paano nagkakaroon ng marka ang isang bagay upang makabuo ng iba't ibang hitsura ng larawan? Okay, masdan natin ang mga larawan sa ibaba. Alin kaya rito ang larawang iginuwit ng kamay? At alin naman ang larawang gawa ng ibang bagay? Ito kaya? Ito? O kaya ito? Okay, suriin natin ang tatlong larawan. Alin kaya dyan ang larawang iginuwit ng kamay? Tama ka! Ang una at ang ikalawang larawan ay masasabi natin iginuwit ng kamay. At ang pangatlong larawan naman ay masasabi natin na larawang gawa ng ibang bagay. Mahusay! May iba't ibang paraan ng paglika ng isang larawan. Maaari kang gumuwit gamit ang lapis at papel upang bumuo ng iba't ibang hugis. Ang lapis ay nagiiwan ng marka sa papel upang maiguwit ang nais mong larawan. Maaari mo itong kulayan gamit ang pangkulay tulad ng pintura. Ang tawag natin dito ay pagpipinta. Ulitin ko nga po, ano nga pong tawag doon? Tama, pagpipinta. Pagpipinta ang tawag sa pag-iwan ng marka sa papel upang tayo ay makaguhit ng nais mong larawan at pwede natin itong kulayan. Ang tawag po natin doon ay pagpipinta o pagguhit. Mayroon ding mga larawang nilika gamit ang iba't ibang bagay tulad ng kahoy, goma, prutas, o maging ang iyong mga daliri. Lalagyan ito ng tinta o pangkulay at ilalapat sa papel, tela, o pader upang mag-iwan ng kulay o marka. Ang tawag rito ay pagtatatak. Okay? Ano tawag po ulit? Pagtatatak. Ibig sabihin, yung mga bagay ay nilalagyan ng tinta o pangkulay at inilalapat sa papel o kaya tela. Ang tawag po natin doon ay pagtatatak. Upang makalika ng isang larawan ng isang bagay, ay kinakailangang mag-iwan ng nakikita at nagtatagal na marka sa isang bagay, katulad ng mga nasa larawan. Ang tawag natin dyan ay pagtatatak o imprenta. Ito ay tinatawag na imprenta na ang isang larawan o marka ay itinatatak sa isang bagay na may pangkulay sa isang malinis o patag na bagay katulad ng papel, tela o kaya pader. Narito ang isang halimbawa ng paggawa ng imprinta. Mga kailangan, kalahating baso ng tubig, isang kutsara ng lupa o kaya kape, papel, at pambura. Ito ang mga hakbang na dapat nating susundin. Una, paghaluin ang tubig at lupa o kaya kape sa baso. Isausawa ang pambura sa baso. Bubuo kahit anong larawan sa pamamagitan
ng pagdadampi ng basang pambura sa papel. Ipagpatuloy ang mga naunang akbang hanggang makabuo ng larawang nais. Ayan, di ba napakadali lang? At, syempre pa, mabilis lang kasi gagawa lang tayo ng larawan sa pamamagitan ng pambura, sa pamamagitan ng pagsawsaw ng pinaghalong tubig at lupa o kaya kape. So, madali lang magagawa natin kasi yung mga kailangan ay makikita natin o makukuha natin sa loob ng tahanan. Maaari ka pa rin lumika ng sining kahit wala kang lapis, papel o anumang kilalang gamit pang sining. Ang iba't ibang bagay sa paligid ay maaaring gamitin sa pag-uwit o pag-imprinta. Katulad ng mga sumusunod, pwede natin itong gawin kung wala tayong mga material na pwede nating gamitin, wala tayong pangkulay, wala tayong lapis, maaari nyo itong gawin. Okay, una, maaari mong pigain ang iba't ibang uri ng dahon bilang pangkulay ng luntian. So, ayan yung dahon, pwede para natin yung gawin pangkulay. Ano pa? Maaari mong gamitin ang dagta ng puno bilang pangkulay ng pula. Ayan. So, meron na tayong green, meron tayong pula. Yung dagta naman galing sa puno. Pangatlo, ang katas ng iba't ibang prutas ay nakapagdudulot ng iba pang mga kulay. So, di ba ang mga prutas ay makukulay? Pwede pala natin gawing pangkulay yung mga katas nun. At panghuli, may mga bagay na maaaring ihalo sa tubig upang gumawa ng pampinta tulad ng lupa, pulbo, at tinta ng pusit. So, marami pala tayong pwedeng maisip na iba pang mga pwedeng pagkuhaan ng ating pangsining. Hindi lang pala sa lapis or pangkulay o pintura, pwede din pala yung mga bagay na nasa atin lamang. Katulad ng sa dahon, sa puno, sa prutas, at marami pang iba. Ayan, so, meron pa ba tayong madadahilan para hindi gumawa ng sining o hindi makapaggawa ng anumang gusto nating ilarawan? So, wala, kasi marami pala tayong pwedeng pagkuwaan. So, maging, anong tawag natin doon? Maging mapamaraan. Ayan, so be creative, okay? So, next. Okay mga bata, gawin na natin ang gawain sa pagkatuto bilang isa. Lagyan ng check kung ang bagay ay nakalilika ng guwit, marka o larawan sa isang papel. Lagyan naman ng X kung ito ay hindi. So uulitin ni teacher ang panuto. Lalagyan daw natin ng check yung mga larawan o bagay na nakalilika ng guwit, marka o larawan sa isang patag na bagay katulad ng papel. At lagyan naman daw ng X kung hindi. Okay, tingnan natin yung mga larawan. Number 1. Okay, ano ang tawag natin dito? Okay, may iba't ibang kulay. Yan ay tela. Sa tingin nyo, ito kaya ay nagbibigay o lumilikha ng marka sa isang papel, check or X? Tama! Ito ay X. Kasi ang tela ay hindi siya nag-iiwan ng marka sa isang papel kasi siya ay patag na bagay. Okay, maliban na lamang kung lalagyan natin ito ng pintura. Diba? Kung lalagyan natin ito ng pintura, tapos ilalapat natin sa papel. Okay, so ito ay X. Number 2. Okay, tingnan naman natin ang larawan. Okay, nakikita nyo ba yan? Tama, yan ay lapis. Ang lapis ba ay nag-iiwan o lumilika ng marka? Check or X? Mahusay! Ang tamang sagot ay check. Ang lapis ay nag-iiwan ng marka
sa isang papel o kaya sa isang patag na bagay. Okay, very good. Proceed tayo sa number 3. Okay, tingnan naman natin ang number 3. Okay, yan ay kahon. Very good, ito ay kahon. Ang kahon ba ay nagbibigay o lumilika ng marka? Okay, hindi, hindi rin. Okay, so ang kahon ay ekis. Hindi siya nag-iiwan o lumilika ng marka sa isang papel. Maliban na lamang kung yung kahon, lalagyan natin, isasawsaw natin sa isang pintura, tapos ilalapat natin sa papel. Pwede yun. Okay? Number 4. Okay. Alam kong pamilyar kayo dito. Tama, pintura. Okay, saan ginagamit ng pintura, mga bata? Tama, sa pagpipintura ng bahay, pagpipintura ng mga gamit. Okay, pwede rin itong gamitin sa pagpipaint. Okay, pag gusto mong magpintura, may drenowing ka, gusto mong kulayan, pwede mo itong gamitin. Okay, ito ba ay nagiiwan ng marka sa papel? Check or X? Tama, ang tamang sagot ay check. Ang pintura ay nagiiwan ng marka. Okay, sunod tayo. Number 5. Number 5 ay Crayola. Okay, tingnan nyo ang Crayola. Ito ba ay nagiiwan o lumilika ng marka sa papel? Check or X? Okay, very good. Ang tamang sagot ay check. Ito ay malamang na ito ay nag-aluminika ng marka sa ating papel. Diba? Ginagamit natin to kapag nagdo-drawing tayo, ginagamit natin tong pangkulay sa ating iginuhit. How about number 6? Hangin. Sa tingin nyo, ito kaya ay luminika ng marka sa papel? Check or X? Mahusay. Ang tamang sagot ay X. Okay, so ngayon alam nyo na ang mga bagay na lumilika ng marka sa papel. Okay, next. Okay, proceed tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 2. Basahin ang sumusunod na mga paraan sa paglika ng marka. Isulat ang letrang I kung ito ay halimbawa ng imprinta. Isulat naman ang letrang G kung ito ay halimbawa ng pagguhit. Okay, bago natin ito sagutan, reviewin nga natin. Ano nga ulit ang imprinta? Pag sinabi natin imprinta, yung ginagamit natin yung ibang bagay. Okay? Ginagamit natin yung ibang bagay tulad ng kahoy, goma, prutas, o kaya maging ating daliri, o anumang bagay na kapag sinawsaw natin sa may pintura, nilagyan natin ng pangkulay at ipinatong natin sa patag na bagay katulad ng papel, ito ay maglilika ng larawan. So, yun ang imprinta. How about yung pagguhit? Ano naman yung pagguhit? Ang pagguhit naman ay ginagamit natin yung katulad ng lapis at paintbrush. Yun yung tinatawag nating pagguhit. Ibig sabihin, mismo tayo ang gumuhit. Hindi tayo gumamit ng anumang bagay para mailarawan o maiguhit natin yung isang gusto nating iguhi. So, ayun. Okay, so naunawaan ba ang pagkakaiba ng imprinta sa pagguhit? Okay, tingnan natin yung number 1. Paglika ng isang larawan gamit ang lapis. Letter I o letter G? Ano ang sagot sa number 1? Paglika ng isang larawan gamit ang lapis. Ito kaya ay pagpipinta o pagguhit o pag-iimprinta? Very good. Ang tamang sagot ay pagguhit. Okay, letter G. Ang galing naman. Okay, number 2.
pagdampi ng kahoy na may dagta sa papel. Ayan, yung kahoy daw may dagta yun. Ibig sabihin may parang meron siyang liquid doon sa kahoy, tapos isinawsaw sa o inilagay sa papel. Pagdampi daw ng kahoy na may dagta sa papel. Ito ba ay pag-imprinta o pagguhit? Ano kaya ang tamang letter? Titik I o titik G? Mahusay! Ang tamang sagot ay titik I. Opo, pag-imprinta. Ginamit natin yung kahoy na may dagta papunta sa medium na patag. Yun ay yung papel. Opo, tama. Yun ay pag-imprinta. Okay, number 3. Paggamit ng ballpen upang lumika ng marka sa tela. Okay, so ang medium naman dito na patag ay yung tela. Ang ginamit naman niya ay ballpen. So, ito ba ay pagguhit o pag-imprinta? Ano kaya ang iyong sagot? Titik I o titik G? Mahusay! Ang galing! Tama! Ang tamang sagot ay pagguhit. Okay, ginamit yung ballpen para makalika ng marka sa tela. Kahit hindi man sa papel, ginamit niya yung tela at gumamit siya ng ballpen para makalika ng marka. Ito ay pagguhit. Naunawaan po ba mga bata? Okay. Sunod, pang-apat. Pagsawsaw ng daliri sa tinta at paglapat nito sa dingding. Ayan. Yung daliri nyo, isinawsaw nyo sa tinta. O kaya, example, may pintura tayo. Sinawsaw natin yung ating daliri sa pintura, then nilapat natin sa dingding natin. Ano ang tawag natin sa ginawang yun? Yun ba ay pagguhit o pag-imprinta? Tama kaya ang iyong naiisip? Tama! Ang tamang sagot ay pag-imprinta. Okay, tama. Dahil gumamit tayo ng daliri, nilagay natin sa tinta at nagkaroon ito ng hugis daliri. So, yun ay pag-imprinta, paglapat. Ibig sabihin, nilagay natin sa dingding yung ating daliri na may tinta. Kaya yun ay pag-imprinta. Okay, number 5. Pagkulay sa pader gamit ang pintura. Okay, so gumawa tayo ng pintura, tapos nagkulay tayo. Yun kaya ay pagguhit o pag-imprinta. Ginamit natin yung pintura sa pagkulay sa pader. Ano kaya ang tawag natin doon? Yun kaya ay titik I, imprenta, o titik G, pagguhit. Okay, ang tamang sagot ay pagguhit pa din. Kasi ginamit natin yung paintbrush or pintura. Siyempre, sa pagpipintura, gagamit tayo ng paintbrush, di ba? Hindi naman natin pwedeng ibuhos lamang yung pintura. Siyempre, pag nagkukulay tayo, meron tayong gagamiting brush. Yun yung gagamitin nating pangkulay sa inilarawan nating giginuwit natin. So, ang tawag dun ay pagguhit. So, maliwanag po ba? Okay, number 6. Pagdiin-diin ng uling sa iba't ibang bahagi ng papel. Okay, pagdiin-diin daw, hindi sinabing ginamit nating pangkulay. Diniin-diin lang daw. Ibig sabihin, parang yung kulay ng uling, yun yung ating ginawang marka, pangmarka, yung uling. Diniin-diin natin. So, yun ba ay pag-imprinta o pagguhit? Sige nga, isipin nyo nga ng maigi. Example, meron kayong uling. Tapos, yung meron kayong papel, tapos diniin-diin nyo yung uling na yon na hawak nyo. Sa tingin nyo, yun kaya ay pag-imprinta o pagguhit? Mahusay! Ang tamang sagot ay pag-imprinta pa din. Kasi hindi naman sinabi doon na ginamit natin sa pagguhit. Ano? Hindi naman natin
inawakan tapos gumuwi tayo ng isang larawan. Hindi naman. Sinabi ng dyan, pagdiin-diin. Ibig sabihin, ginawa mong yung hugis ng uling, syempre, pag diniin mo yon, magkakaroon din ng hugis kasi yun ang inilapat mo sa papel. So, yun ang tinatawag nating pag-imprinta. Okay? So, para mas marami pa tayong, para mas maunawaan pa natin, meron pa tayong iba't ibang gawa. Okay, number 3, iguwit ang larawan sa ibaba gamit ang lapis at papel. Okay, so ito yung ating gagayahin. So ano yung gagawin nyo, pag-imprinta ba o pag-guhit? Tama, pag-guhit gamit ang lapis at papel. So ito yung iguguwit natin, nandyan yung dalawang bundok, may ulap at saka may araw. So yan yung ating iguguhit. Paano ba mamarkahan o pupuntusan ni teacher? Ito yung or susundin. Narito ang rubrics para sa gabay sa mas mahusay na gawa. Okay, so ito yung ating susundin. Malinis ang pagkakaguhit sa papel, 5 points. So, kapag malinis yung pagkakaguhit nyo or pagkakadrawing nyo, syempre bibigyan kayo ni teacher ng 5 points. Kung ito naman ay magkatulad, talagang tulad na tulad, talagang gayang-gaya yung nandoon sa ating linash, ang ginuwit sa larawan ay sa itaas, yung pinakita natin kanina ay 5 points ulit. So, meron na tayong total of 10 points. So, basta kailangan lang malinis at syempre gayang-gaya yung ating pinanggayahan. So, magkakaroon kayo ng 10 points. Okay, naunawaan po ba? Okay. Dumako tayo sa gawain sa pagkatuto bilang 4. Okay, pagsunod-sunurin ang mga hakbang sa pag-imprinta. Lagyan ito ng bilang 1 hanggang 4 na ang 1 ang unang hakbang at ang 4 ang huling hakbang. So, napakadali lang to. Paano ba tayo mag-iimprinta? So, meron ditong mga hakbang. Ang gagawin lang po natin ay ano daw? Pagsusunod-sunurin natin. So, ito na yung pagsusunod. Okay, so ito yung 4 na hakbang. Alin kaya dyan ang mauuna? Pangalawa, pangatlo at panghuli. Akin po itong babasahin. Ipagpatuloy sa una. Ipagpatuloy ang mga hakbang na ito hanggang makabuo ng larawang nais. Pangalawa, bumuo ng kahit anong larawan sa pamamagitan ng pagdadampi ng basang pambura sa papel. Pangatlo, isawsaw ang pambura sa baso. At pang-apat, paghaluin ang tubig at lupa o kape sa baso. So, ito yung ginawa natin kanina. Ano? So, kung naalala nyo pa, ito yung meron tayong hakbang. Paano ba yung pag-imprinta? Alin kaya dyan yung una, pangalawa, pangatlo at panghuli? So, ayan. So, bibigyan kayo ni teacher ng pagkakataon o ng oras para matapos niya yan ngayong araw. Okay? Proceed tayo sa panghuling gawain ang pagtataya. Okay. Punan ang mga patlang ng wastong salita upang makabuo ng makabuluhang kaisipan tungkol sa aralin. So, ito na yung generalization. Ano po ba yung ating natutunan? Okay. So, akin pong babasahin at inyo pong sasagutan sa inyong papel. Mahalagang matutunan ang pagguhit at pag-imprinta. Bakit? Ito ang dalawang pangunahing paraan upang makalika ng isang patlang. Alin kaya dyan sa baba ang sagot? Larawan, nararamdaman, salita. Sa paraang ito, maaari mong ipahayag ang iyong kaisipan at patlang nang hindi ka kailangang magbigkas o sumulat ng kahit anong blank. So, napakadali lang. Ano? So, napakahalaga pala ng pagguwit at pag-imprinta kasi ito daw yung nagiging paraan natin para ipahayag natin ang ating kaisipan at damdamin. Okay? Kahit na hindi tayo magsalita, hindi natin kailangang magbigkas o sumulat ng anumang salita, tayo ay nakakapagpahayag ng ating kaisipan at nararamdaman.
daman. So, ayan yung pinaka-essence ng ating lesson. So, napakahalaga pala ang matutunan natin ang pagguhit. So, mahalaga po ba ang matutunan ang pagguhit at pag-imprinta? Opo. Okay. So, diyan nagtatapos ang ating aralin. Mga bata, kayo ba ay may natutunan? Kung may natutunan kayo, please like and subscribe my channel. Thanks for watching!